Yung pong ano, yung mga naging statement ni Pacman kanina tungkol sa mga Marcoses po. Doon po muna tayo. Ano ba sinabi ng aking presidente? Ng ating presidente? Dapat daw ibalik kung ano man yung mga nakuha at nanakaw noong mga panahon na yon. At tama yon. Tama yon. Dahil maraming masyado tayong nasakripisyo ng martial law. 14 years. Jovi, I would suggest bawasan mo yung edad mo ng 14 years. Ako binabawasan ko palagi edad ko 14 years. Why? Because we were deprived of a good life. We were deprived of a progressive, growing economy. Mm-hmm. Ano yung ekonomiya ng Pilipinas noon? Kasi yung unlad ng Japan. Ang Japan ang ating katunggali ekonomiya sa Asia. Mm-hmm. After martial law, kulelat na tayo. Eh, hindi ko maintindihan yung mga sinasabing buti pa nung martial law, buti pa nung panahon ni Marcos. Anong ibubuti noon? Eh, nahirapan tayo, pinaghihirap tayo, at hanggang ngayon, pinapasan pa natin ang ginawa ng martial law. Mm-hmm. Yung kasabihan, power corrupts and absolute power corrupts absolutely. Mm-hmm. Eh, nangyari yan. Nakita natin yan. One-man rule, dictatorship. Nako, dyan talaga walang patumanggang corruption ang nangyari nung 14 na taon na yon. At yung paglabag sa karapatang pangtao na dinideny ni Senator Bongbong, hindi raw nangyari yan. Ano hindi nangyari? Ako, kinulong ako na walang dahilan eh. Dahil lamang ako hindi sangayon sa mga nangyayari nung panahong yon at ako'y nagsasalita, bigla na lang ako ikinulong. Tama ba yon? Kaya, ang hinihingi naman namin, ang hinihingi ko, humingi muna ng dispensa, paumanhin itong si Senador Bongbong bago siya kumandidatong pagkapangulo. Otherwise, why should we even forget and forgive when you are not saying I'm sorry? Ang sinasabi niya, hindi raw niya alam yung mga nangyaring yon. That is not true because yung last day nila sa Malacanang, kung naaalala nyo, noong nanunumpa ang Pangulong Marcos doon sa kanyang sariling halalan, sarili niya dahil dinaya nila si Cory. Noong nanunumpa siya sa balkonahe ng Malacanang, Kalayaan Hall. Si Bongbong Marcos, sa kapatid uniform, military uniform. Ngayon, hindi mo alam ang nangyayari. I'm sure, Bongbong, be true to yourself. Alam mo nangyari, and the least that we are asking you now, admit it. Kung hindi man ikaw ang may kinalaman, we agree. But it was your father, and of course, maraming Pilipino pinagdusa, maraming mga magulang hanggang ngayon umiiyak sapagkat nawala yung mga anak nila. At malamang pinaslang, libu-libong bata, kabataan, ang lumaban sa batas militar na nangawala na lang. So you're saying walang nangyari. But hindi naman namin pwedeng tanggapin yan. I agree fully with the statement of Manny Pacquiao. Solin niyo muna yung mga unexplained wealth. Lumabas ng desisyon ng sandigan. Meron kayong kasong na-desisyon na. Kulang-kulang daan-daan milyon. Eh, tapos sabihin niyo, wala kayong ginawa. Hindi naman tama yon. I cannot agree with that. And I agree with the clamor of our people today. For Senator Bongbong to be a credible candidate, mag-sorry ka muna. Ang Japan, yung Second World War, maraming ginawang atrocities against Filipinos, especially. Bakit pinatawad ng mundo ang Japan? Nag-sorry ang Japan. Mag-sorry kayo, eh pwede pa namang hindi magpatawad ang Pilipino. Pero pagsasabihin nyo, walang nangyari. Hindi kami gumawa ng uskinano. Eh, paano nawala yung mga kabataan na lumalaban sa tatay mo? Paano ako kinulong? Ano ako? Pumasok ako sa kulungan sarili? Not only once, twice. Kaya, Mr. Senator, I cannot agree that you say you didn't know anything about it because you were beside your father when he was taking his oath in a false election of 1986 and a false proclamation at the Batasang Pambansa. And you were wearing a fatigue uniform. I will never forget that scene. Kabata-bata, sabi ko, ni Bongbong Marcos, kasali na sa Kalokohan.